talagang wala namang magiging problema, nakahanda ka bang makasalan si Bong? Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Yes mga kaibigan, ako po si Taong Gala at sa araw na ito, isang panibagong reaction video ang ating gagawin. Ayan, sa ating pong mga reaction video mga kaibigan, ang bibigyan po natin ng reaction itong nakakakilig na tagpo kay Bong. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, sa mga bagong followers natin at hindi ganong nakasubaybay, sino nga ba itong si Bong? Ha? Gasa ba? Saan? Gasa. Gasa? Ano, may bahay ka ba ron? Ito ako. Tumitira lang? Oh. Saan? Saan? Ano tumitira mo ron? Sarili mo bahay? Ano? Hindi ako. Hindi. Alam niyo po mga kaibigan, itong si Bong ay isang mga ngalakal, isang taong grasa na nakita ni Mr. Kabusiness habang naglalakbay sila at tumutulong. Kinuha nila si Bong at dinala sa kanilang bahay inalagaan at itinuring na kapamilya. Pero isa lang po ang hindi medyo kaaya-aya kay Bong dahil mayroon po si Bong bisyo. Siya po ay nalulong sa alak. Nung time na hindi na kaya ni Kabusiness ang mga pinagdadaanan ni Bong ang kanyang pagiging pasaway, dinala po si Bong sa rehabilitation. Nag-stay si Bong sa rehabilitation ng for almost 6 months. Pagkatapos po ay ibinalik sa bahay ni Mr. Kabusiness. Nung nasa Kabusiness sa family uli siya, nakakalungkot kasi ilang araw lang nawala si Bong at bumalik doon sa kanilang tirahan. So bumalik si Bong sa area nila at naging taong grasa na naman. Dito mga kaibigan, sa puntong ito, muntik na siyang sukuan ni Kabusiness. Pero nagpatuloy sa pag-aalaga si Kabusiness. Kumbaga, yung kanyang tinatawag na unconditional love para kay Bong ay nandyan. Una, syempre mga kaibigan, kung atin pong titingnan, si Bong din naman ang nagbigay ng sigla sa mga vlog ni Kabusiness. Dahil nung time na si Bong ay ibinavlog ni Kabusiness, dito umusbong at lalo siyang nakilala. So nung nandoon na mga kaibigan at si Bong po ay umuwi na sa kanilang tahanan, napagdesisyonan ni Kabusiness ay bigay na yung isang kahilingan ni Bong. Ito po ang kanyang bahay at ang kanyang babuyan. Pinatayuan ni Kabusiness si Bong ng bahay at babuyan doon mismo sa area ni Bong. Ito ang nag-trigger kay Bong para bumalik ang sigla. Ngayon, kasama uli si Bong sa pagmimisyon at nagbabantay ng kanyang baboy sa kanilang may bahay na. Isa na lang po ang kulang. Ang kulang na lang kay Bong ay kung sino ang taong magmamahal kay Bong. Ayan! O, diba? Nakakakilig yung kwento niya. At ito na nga po mga kaibigan ang ating bibigyan ng reaksyon. May isang OFW na nagpahiwatig na willing naman siya o na mapangasawa maging kabiyak ni Bong. Grabe. At ang nakakatuwa dito, isa na naman siyang waray-waray. Ang kwento mga kaibigan ay ito na nga po, nag-video call nung tinanong po ni Mr. Kabusiness itong si Claressa. Ito po yung naging tagpo. Talagang wala namang magiging problema. Nakahanda ka bang makasalan si Bong? Yun! Grabe, narinig nyo yan. Ulitin natin yan ha. Ulitin natin mga kaibigan yung ano. Kung narinig nyo lang ha, ito yung sagot. Handa po ako. O, diba? Handa po ako. Ay, itong video call nila mga kaibigan, nangyari ito, nandyan si Bong. At dito sa mga puntong ito mga kapatid, kinikilig si Bong sa kwentuhang ito mga kapatid. Asan? Ayan, nagkikwentuhan sila. Ayos ka lang, Bong. Ramdam mo ang saya ni Bong. Ramdam mo yung kakaibang feeling para kay Bong. Actually, mga kaibigan, isa na lang po talaga ang kulang para kay Bong. Sa ngayon, may bahay na siya, may babuyan na siya na binigay ni Kabusiness. Ang bukod tanging kailangan na lang ni Bong ay yung tutulong sa kanya.
yung magiging kaagapay niya para sa pagpapatuloy ng ganyang panibagong buhay. At ito na nga po dumating itong si Clarissa. Ang nakakatuwa rito, along the way habang nag-i-interview ay naitanong pa nila, no, kailan daw uuwi? Sabi ni Clarissa, 2 taon pa. Sabi nga ni Mr. Kabusiness, kung mapapadali ay mas maganda para kay Bong Arang. Oh, grabe si Mr. Kabusiness, parang atat-atat, ano? Oo, pero ganun ho talaga kasi kailangan ni Bong. Sabi pa nga, kailangan na ni Bong na makompleto yung kanyang buhay. Ano po? Well, mga kaibigan, alam nyo, nakakatawa. At dalangin natin, no, hindi tayo magbibigay ng eksaktong detalye dito kung eto na nga ba talaga sila kasi mahaba pang panahon, 2 taon is 2 taon. Pero tulad nyo ng sinasabi natin, ipagdasal natin si Kuya Bong na maging masaya naman. Alam nyo, naniniwala tayo sa isang tao na gaano man makasama, ano, mayroon siya, mayroon din natitirang kabutihan. Well, si Bong, mga kaibigan, nakitaan natin yan. Nakitaan natin yan. Ang isa lang sa kailangan para baguhin yung pagkatao ni Bong ay yung magkakaroon siya ng inspirasyon sa kanyang buhay. Maraming salamat sa sabi dito na banggit ni Clarissa, unconditional love na pinakita. Actually, naiiyak si Clarissa dito, no, mga kaibigan. Kasi sinabi ni Clarissa na maraming salamat sa unconditional love na pinapakita ni Mr. Kabusiness and Mrs. Kabusiness para kay Bong. Yes, sa lahat ng mga kagwang, masabi natin na kakaiba si Bong. Special siya kasi nga po sa kanyang pinagdaanan. At ang kanyang pinagdaanan mula sa umpisa hanggang sa ngayon ay malaking faktor yan sa kanyang isipan. Kung kaya yung behavior niya ay ganun, dapat kumbaga unawain natin. At eto na po, maraming salamat kay Kabusiness na hindi niya sinukuan si Bong. Ano kaya kung dumating sa punto na nung time na nagbumalik na si Bong, umalis na sa bahay nila, ay huminto na si Kabusiness. At yung kanyang tulong para kay Bong ay itinulong na lang sa iba. Hindi maaaring si Bong ay magpahanggang sa ngayon, balik sa pagiging taong krasa. Maraming salamat doon sa unconditional love na pinakita ni Mr. Kabusiness. Alam niyo, mga kaibigan, ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Noon pa man, nagre-reaction na ako kay Bong. Ang daming mga nagsasabing mga negatibo sa comment section. Sabi nga nila, itong si Mr. Kabusiness ay very unfair kasi yung mga kagwang lang na iba ang pinupukusan niya. Sabi nga nila, matapos daw pakinabangan si Bong, tila binawiliwala na. Ito yung time na nasa lugar na si Bong nang bumalik sa kanilang tirahan, naging taong rasa uli. Sabi nila, pinabayaan na lang daw ni Mr. Kabusiness. Doon sa mga basher na nagsasabi na pinabayaan na ni Kabusiness si Bong, ito ang panoorin nila. Itong bidyong ito. Itong bidyong ito ang magpapatunay kung gaano kamahal ni Mr. Kabusiness si Bong. Kailangan nga lang, sabi pa nga, sa ganitong klaseng proseso ng pagtulong ay mas mainam na maintindihan at ma-internalize din ni Bong yung kanyang nararamdaman, yung kanyang pinagdadaanan. Dahil yun lang po yung proseso na pwedeng makapagtulak o makapagpost kay Bong para magbago. And I do believe, itong nangyayari, itong proseso na ginagawa at ginagampanan ngayon ni Kabusiness at Mrs. Kabusiness para kay Bong ay higit pa sa tunay na pamilya. Higit pa ang turing niya sa tunay na kapamilya. Isang totoong pagmamahal. At sana naway makompleto na yung ang kaligayahan ni Bong, no? Tayo man ay magiging masaya kung sakaling matagpuan na ni Bong ang kanyang tunay na makakasama sa habang buhay. Congratulations in advance, Bong. And of course, Mr. Kabusiness and Mrs. Kabusiness, maraming salamat sa walang sawang pagmamahal na ipinakita mo kay Bong. Sa inyong pagpuporsige na mababago ang buhay ng isang taong rasa patungo sa isang matiwasay na Bong sa kasalukuyan. Isang inspirasyon yan sa lahat ng mga manunood sa social media at sa lahat ng mga vlogger at sa lahat ng mga followers. And that is the reason why, congratulations, pumaas na po ang followers at subscribers ni Mr. Kabusiness. Road to 5,000 subscribers na po siya. Sir, maraming salamat. And of course, thank you so much sa pagpayag na ma-reactionan ko po uli kayo. By the way, mga kaibigan, humingi po ako ng pahintulot kay Mr. Kabusiness na mag-reaction sa kanila. Kasi kung dati nagre-reaction tayo, huminto po muna tayo dahil marami din nambaba sa akin na tigilan na daw si Kabusiness. Ginagamit ko lang daw si Kabusiness. Pero mas lalong hiningi ko, nag-PM ako sa kanya. And sabi ko, sir, kung papahintulutan mo na mag-reaction ako sa inyong mga vlog. And thank you so much. Napakabait po talaga ni Kabusiness sa pangpayag.
na tayo po ay pahintulutang makapagreaksyon sa kanyang mga vlog. From now on, mga kaibigan, aabangan nyo po. Marami po tayong mga reaksyon na ibibigay kay Ka-Business. At sana po ay bigyan nyo rin po naman ako ng daan na dinggin ang aking mga salubin, mga positibong komento, sapagkat tayo din po naman ay followers din ng Ka-Business. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, maraming salamat po sa panunood. Again, sobrang excited at nakakagiling po ang tagpong ito para kay po. Nawa ay maging masaya ka na po sa mga susunod at sa mga araw na darating. Ako po muli sa taong kailan, mga kaibigan, comment down below. Kaparte kayo ng vlog nito. At sana po ay doon sa mga bago ay follow niyo rin po ang ating vlog. Marami po tayong mga reaction videos na gagawin. At big love shoutout po sa lahat at sa mga bago nating followers. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Sa lahat po ng mga mahihilig sa bingo, just keep in touch po. Sis the channel, every 5 p.m. Every day po, mayroon pong bingo bonanza. Palaro po doon. May mga premium po sila, unlimited win. Kaya atin pong i-follow din Sis the channel. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Maraming salamat. Goodbye and God bless.